guitar tips. Pero yan, 2.1 tayo, guitar tips 2.1. Sinabi ko din to dun sa nakaraang episode. Sabi ko nga dun, left hand techniques eh. Pero hindi ko naisip, may right hand din pala tayo tututukan mamaya. Pero ayun, yun siguro techniques na lang natutunan natin kay Pastor Mark. Si Pastor Mark kasi parang ano yun eh, kumbaga ano yun sa akin. Siya ang Michael Jordan ko pagdating sa pagigitara. meron ba kayong mga ganun, guy? Yung parang kumbaga siya yung nag-inspire sa inyo. Siya yung, marami akong pinagayahan. Sila Eric Clapton, John Mayer, ganyan. John Frusciante. Pero yung na-witness ko talaga, harapan na panood ko kasi nagturo sa akin. Kumbaga si Kobe, tinuruan siya ni Jordan, parang ganun, di ba? Pero di ko naman sinasabing mala Kobe ako ng gitara. Pero yun nga, basta ang point ko lang, yun nga, si si Pastor Mark nga ang ating Michael Jordan pagdating sa pagigitara. Parang ano, si Jordan kasi di ba meron siya yung mga kwento ng ibang players o yung mga nakapanood sa kanya o yung nakalaban niya. Yung mga kwento na parang di nakapanipaniwala, yung tumalon, hawak sa kaliwa yung bola, nilipat pa sa kanan, nilay up. Pero totoo siya, di ba? O kaya yung tumalon daw, tapos nagbasa pa ng dyaryo sa ere, bago dinank yung bola. Sa akin si Pastor Mark may ganun eh. Yung, ewan ko kung yung mga kinuwentuhan ko nito naniniwala. Pero ano eh, isang beses, first time kong makasama sa isang lakad na puro pastor. Puro pastor yung kasama ko. Tapos sa pagkakatanda ko, dalawa lang kaming hindi. Ni Kuya Blue. Shout out Kuya Blue. Tapos, isang umaga, pagising namin, nasa ano kami nun eh, Claveria, Cagayan. Eh, ang ganda ng umaga doon. Yung parang, kasi tabing ano yun eh, tabing dagat. Presko, probinsya talaga. Talagang probinsya. Tapos ano, kape-kape lang kami nung oras na yun. Tapos biglang hinawakan ni Pastor Mark yung gitara na nakatambay doon. Hindi ko nga pinansin yung gitara na yun kasi mukhang mumurahin, alam mo na yung tapos walang tatak. So sa isip-isip ko ano lang siguro to, ordinary lang, parang ganun. Tapos ginitara niya, ang tinutugtog niya, I Love You Lord. Parang ganito yun eh. Parang ganun. Tinutugtog ni Pastor Mark yun. Tapos, ano, nakakaiyak na yung, ano niya, yung pagtugtog niya. Sobrang ganda. Tapos, sinabayan pa ng isang pastor, si Pastor Tani. Sinabayan pa ng prayer na nagpapasalamat kay Lord, yun. Tapos, nagsama-sama kami dun. Hanggang sa dinidescribe na rin ni Pastor Tani kung paano tumugtog si Pastor Mark ng gitara. Wala siyang katulad tumugtog ng gitara, ganun. Bigay ng Diyos sa kanya yun. Sabi ko, anong pagtapos yung tumugtog? Ano kayang gitara yun? Napakaganda naman ng tunog. Promise guy, parang ano, parang akala mo yung gitara, na yung acoustic, yung mga tig 50,000 pataas yung tunog. Sabi ko, grabe yung tunog ah. As, nung, yun nga, tapos na nga siyang tumugtog, kinuha ko. Aba, pagtugtog ko, sobrang taas nung action, tapos ang pangit. Wala, hindi naka-intonate. Pangit talaga. Sintonado. Tapos yung strings, alam mong hindi branded. Yung parang ano lang, para lang siyang pinaglaruan lang ng bata. Parang gano'n. Sabi ko, paano nyo po pinapatunog ng gano'n kanina? Tinanong ko si Pastor Mike. Tapos sa pagkakalala ko, nagpatawa na lang siya nun eh. Marami rin ano yan, jokes yun si Pastor Mike eh. Yun ang isang story ko sa kanya. Marami pa eh, pero isa lang. Siyempre, mauubos na may oras natin dito. Isang dahilan kung ba't niya napapatunog ng ganun yung mga gitara, meron siya mga ginagamit na technique. Doon sa time na yun, sa kinento ko, hindi tayo doon mag-focus yung mga technique na ginamit niya. Pero ano, yung technique na mga naituro niya sa akin, ang sabi niya, para siyang expression sa gitara. Kumbaga, pag sa pagkanta, yung meron, syempre, vibrato, di ba? Or falsetto. Sa gitara, may ganyan din, may vibrato rin. Tapos, ayun, yung, hindi mo lang siya, kumbaga sa kanta, hindi mo lang siya kakantahin ng nasa tono. Meron kang expression na ginagawa. Ganon din sa pagigitara. So, dun tayo mag-focus ngayon. Meron ako ipapakita sa inyo na video. Eto, play ko na. Oh,
Ayun, yun yung video na yun. Request sa akin na kanta yan ni... Shout out kay Yuta. The Japanese LeBron. Request sa akin yan. Tapos yung guitar solo na yan, may part talaga siya ng guitar solo. O parang ano nga, instrumental lang na may keyboard tsaka gitara. Tapos, in-improvise ko na lang, ginawan ko ng sarili. Kung mapapansin nyo doon, hindi ko lang siya basta pinlock yung strings. Ayun, nagamit ko halos lahat ng alam kong technique doon sa sa maiksing yung guitar solo na yun. Ayun, yun yung importance nung alam mo yung mga technique. Alam nyo ba, may mga naringgan na ba kayong gitarista na ano, sinasabi nila, pag tumutugtog ako, ano na lang eh, pinapakiramdaman ko na lang. Hindi ko talaga alam kung ano yung ginagawa ko. Minsan nasabi ko na rin yan, pero alam nyo, isang malaking kasinungalingan yan. Oo, minsan talagang papakiramdaman mo na lang. Ibig sabihin lang nun, ano, naging vocabulary mo na yung ginagawa mo. Pero hindi ibig sabihin na ano, wala kang ginamit na tekniko. Ano yun, lumabas na lang sa'yo, wala kang pinractice. Siyempre, bago ka makapag-express ng gano'n na automatic na lang, may pinractice ka muna mga techniques. That correct? That's correct. Kung mapapansin nyo doon sa video na yun, ang mga ginamit ko doon, nag-slide ako ng konti. Yan, slide, parang ganyan. Tapos bend. Yung bend ko ata doon, 2 strings yung ano yung gamit ko. Pero isa lang yung binend. Mamaya explain ko yan. Tapos, yung hammer tsaka pull-off. Yung ginanong ko yung strings, di ba? Yung parang ganun sa isang part. Tapos, medyo na... Ewan ko kung anong tawag dito. Tapping din ba yun? Yung ginanyan ko yung no, pang circus. Tapos, ayun, yung ano yung vibrato ginamit ko dun. Medyo automatic na sa akin yun eh. Ayun. Mamaya na natin, ihuhuli natin yung bend. Kasi feeling ko peke yung nabili kong strings, baka maputulan na naman tayo. Hindi ako napuputulan ng string eh, naputol nung nakaraan. Peke yata yung string. Ganda ng setup nitong gitarang to eh. Shout out LG. Ito, baba natin yung camera para mas kita nyo yung gitara. Si Bimby oh, nasa computer oh. Ayun, hindi ko naman siya i-explain pala ng ano ha, pahabol na rin. Hindi ko naman siya i-explain ng technical. Papakita ko lang sa inyo yung pagkakaintindi ko dito sa mga technique na to, tsaka yung ano lang, yung paano ko siya ina-execute, ano yung mga ginagamit kong techniques. Kasi marami naman dyan sa YouTube, search nyo na lang yung mga magagaling na teacher dyan ng gitara. Kumbaga, kung hahalo pa ako dun, eh, mas maiintindihan nyo naman silang gulo-gulo ko mag-explain. Pero ito lang, sana lang may mapulot kayo kahit konti. Sige, unahin natin yung slide. Isang technique ko dyan sa slide, sabay o kaya pluck muna bago slide. Ayun, pluck muna bago slide yung ginagawa ko kadalasan. Pero minsan, sabay siya. Habang pinapluck mo, nag-slide na rin yung left finger. Tapos hindi lang siya sa isang string, pwede rin sa dalawa. Tapos next, vibrato. Yung iba vibrato nila ganito, yung left and right. Pero kung tutuusin, wala namang ano yan eh. Wala masyadong effect, di ba? Konting-konti. Pero ako up and down eh. Ayan, mas ramdam mo siya. Ayan, madalas ko ginagamit yan. Minsan nga, ano na eh, parang overuse. Minsan, mas okay yung ano lang eh, yung hindi binavibrato. Kumari, napapa-vibrato pa rin ako doon sa dulo. Pero minsan, kailangan, ano eh, mas maganda yung ano lang. Flat lang siya. Tapos, yung hammer tsaka pull-off. Yung hammer, ano siya, magpa-pluck ka ng isang note, papunta sa isang nota pa. Yung ang pa-pluck mo lang, yung unang nota, yung pangalawang note, hammer na siya. Ipindutin mo na lang. Tapos, ang pull-off, bibitawan mo from second note, papunta dun sa ano, sa first note na una mong pinlock.
Hindi mo na rin siya ipa-pluck. Bali, isang pluck ka lang. Next, ito nga yung sabi ko ihuhuli natin. Bend. Medyo ano siya, medyo challenging siya sa mga nagsisimula pa lang. Ang intindi kasi natin, isang daliri lang, di ba? Ayun o. Parang kinakapos. Ang technique dyan, guy, kadalasan ito gamit eh, yung ring finger. Tapos yung middle finger mo, gawin mo siyang support dito sa susunod na fret. Ayun o. Tapos ingat ka rin sa pag-bend. Dapat sakto dun sa nota na ano. Hindi yan basta binibend ng ano, walang pupuntahan. pag binend ko yan, kadalasan, ano eh, whole step yung pinupuntahan ng bend eh. Kumbaga, eto, pag binend ko from here, papunta siya dito. Sa nota na to. Minsan, half lang. Example, ito. Ayun. Hindi mo siya masyadong ibebend. Kalahati lang. Pero meron niya minsan tatlo pa eh. Tatlong fret pa yung ano. Yung pinupuntahan niya. Doon pa siya sa pangatlong note na kasunod. Yung doon sa solo na pinakita ko kanina, yung sa Poison, may ginawa akong bend doon, yung dalawang string, di ba? Ang ginagawa doon, guy, dito sa second string, yung B string, pag binend mo siya ng whole step, ang nota rin niya, na yan, katumbas din ito. Ito pinipindot natin sa first string. Bale, ang pagitan nila ay tatlong fret, di ba? 1, 2, 3. Pag binend mo yan, parehas ng note yun. Hindi mo ibebend yung first string, ha? Ayan, oh. Ano yan parehas? Yung nota na yan ay C sharp. So, ayun. Yun yung mga technique na nagagamit ko. Last na siguro, dagdag na lang din. Yung ginawa ko nga na ano, pinatong ko yung kailangan to may distortion, pero mas maganda kung magagawa mo rin siya ng clean. Ang ginagawa ko dito, pinapatay ko yung tunog ng bawat string. Kasi pag tinap mo tong mga to ng hindi nakaganon, tatamaan yung mga open string. Masisintonado ka. Ang natutunan ko yan kay Kuya Waltz eh. Shoutout kay Kuya Waltz. Tinuro niya sa akin. Hindi niya ginagawa, pero nakakita raw siya ng gitarista na ganon. Tapos, pag-aralan ko daw. Bata pa ako noon, sinabi niya. Ang ginawa niya sa akin nga noon, ano lang, major scale, sabi niya. Yung major scale, gawin mo. Kunwari, ito, major scale ng A. Takpan ko daw dito. Riku! Aray! Takpan ko daw dito. Tapos, gawin ko yung major scale ng pinipindot lang. Parang pampalakas na rin yan nung left hand po. Kasi importante rin yun para magawa mo yung mga inaral natin kanina ng techniques. Malaking bagay din pala yung ano, yung right hand. Kasi kanina yun, di ba, yung example lang, mabilis, yung bend. Pag isang string lang, okay naman, di ba? Pero may ginagawa ko dyan yung pinapluck ko maraming string. Pero isa lang naman yung tumutunog. Lalo na pag may overdrive, mararamdaman nyo yung difference niyan eh. Bukod sa ikaw, yung pakiramdam mo, mas ano rin, mas gigil. Yung tunog niyan, may epekto rin yun. So, ayun, yun lang naman yung mga konting techniques na ano, na ginagamit natin. So, ayun, sana may natutunan kayo kahit paano. No? Kita-kits ulit sa next episode. Huwag niyo kalimutan mag-like, subscribe, at share syempre ng video. Check niyo pa ibang videos dyan. Salamat. See you. Bye, guys.